Good morning guys. Welcome back to my channel, Pinay sa Paris. So, Monday po ay aalis na kami. Nandito po ako sa Mallorca, sa Spain. At ito po ay bahay bakasyon na ng amo ko. So, Monday po aalis na kami bukas. Bali, bukas po Monday. Kasi Sunday ngayon. So, ngayon ay pinaglilinis ako ni amo ng kanyang mga golf club. So, nandito po. Papuhain natin yung kanyang bag. Ganito guys, ang ayos ko po. Nandito ko sa trabaho. Kasi ayaw ng amo ko na nakakalat yung buhok. Kaya, ayan. So, ito na. Ang gaganda ng kanyang kanyang nandito kami sa nandito ko sa first floor ng bahay niya. Kasi napakataas po ng bahay niya. Kaya, ayan. So, magagat na natin. Saglit lang po. So, yan nga sa akin. Basta, kasi narito ako sa trabaho. Pinapatali ni amo ko yung buho ko. Ayun, yan ang nakakalat. Arte. Tapos ayan niya po, maglilinis tayo na po. Ang gaganda guys ang kanyang golf club. Nakakaano nga kaigit. Super mahal na mga ganyan ito guys. Ayan. Super mahal niya. Kaya ayan. So isa-isay ko itong kukuskusin guys. Ayan. Isa-isay ko siyang kukuskusin. Bawat isa niya. Linisin ko. Tapos, teka, tayosin natin yung camera natin. Number 5 siya, may number 8, 9, may 6. Ito ang hindi ko alam. A. Sila, I think it's a porch. A porch. A porch. Ah, ayan guys. Wala ko niyan. Ito ang hindi ko kilala kung ito ay sandwich 56 degree. Sandwich 56 degree. Ang ganda guys ng kanyang drive niya. Super. Mahal nito guys. Mga 3,000 ito. Mga 3,000 yung ito guys. Wow. Ilang pa nito? 11.5. Ayan. Sige na po guys. At ako'y maglilinis muna dito. Tapos meron na siyang ano. Lahat yan ganito lahat. It's expensive. It's expensive. Ang kanyang mga I can show you one. I will show you this one. Itong A. Ang ganda niyang po yung logo niya. Yeah. Diba? Beautiful. Beautiful. Sige na guys. So, ang ganda ng view namin dito guys, diba? Habang naglilinis ako niyan. Ayan. So, yan po. At ililigpit ko na yung mga kanyang bag. Mga golf club. So, yan guys. At breakfast naman tayo. Natapos ko na dinisin yung club to golf ni amo. Sorry, ito na yung kakupot kong isa. Ako'y natapos ko na ayusin yung kwarto ng matatanda. Kaya, breakfast na. So, bukas daw guys ay sabay-sabay na kami. Marami kami sa aeroplano ng amo. Sa jet private ni amo. Kasi sasabay doon yung mga kaibigan niya. Bali, ilan ba kami sa aeroplano? So, kaming kami ay lima na. So, bali, walo. Walo kami bukas kayo sa aeroplano. Kasya naman. Kasi hanggang
Hanggang 12 daw ang laman ng aeroplano ni Madam Mitch. Kaya kasabay yung mga kaibigan niya. Yung mga kaibigan niya naman guys, may mga bahay dito. Yung isa malapit lang dito sa bahay ni Ama. Kaya ayan. Ayan, makikita niyo yung kapupul ko. Ayan. Kapupul ko. Ha? Follow dyan yung video. Pumo YouTube. Para YouTube. Sabi niya, nag-video ako. Ay ko para sa YouTube. Bonjour, bonjour. Bonjour. Amo el estacionar. El último de estacionar. Machín. My colega. Mi colega. My colega, si Florian. Este es Florian ahí. Ay, sí, esta sí. Ay, era mucho. Está mal esa. Ah, esta está buena. Vamos bien, ¿no? No, muy bien, ¿no? Por la... Mira, mira. Atón, Florian. So yan guys, pakita ko lang po sa inyo kung paano mag-prepare sila dito ng lechon. Maliit lang po yan. Siguro mga 15 kilos lang yan. Tapos ang sabi nung cook sa akin ay tinanong ko ilang months na siya. Sabi niya mga 3 months. Pero diba sa atin, ang 3 months old na baboy ay mga 30 kilo na, diba guys? Kaya baka mga ano lang yan, maka 1 month lang yung baboy na yan. Tapos ganyan siya mag-prepare. Kukasagay kasi siya ni Amo. Tapos ganyan siya mag-prepare. Nilalagyan niya ng butter ang buong skin ng baboy. Tapos kinukuskus niya ng asin. Binuboy sober ko lang po kasi French ang salita namin kasi dyan. Kinukuskus niya ng asin. Nilalagyan niya ng butter. Mantikilya yung buong baboy. Sa atin ay hindi na, di ba guys? Kasi may taba na siya eh. Eh siya nilalagyan niya yan ng ano mo yan. Naprosan niya ng butter sa buong ano, buong katawan ng baboy. Tapos nilagyan niya ng asin at saka paminta. May pakuntli, sabi na salad musuk. Tapos sa oven niya lang guys, siya nilutuin. May salad musuk, limusuk. Ano daw, in... Dahan-dahan na ano lang daw ang pagluluto niya. Kaya sinabi ko nga sa kanya sa atin sa Pilipinas ay nililitsyon niya nakatuhog sa kawayan. Tapos iniikot. Ayan, ano yan. Kawag ko. Tapos ko guys. Tapos ayan nga. Kaya tinatanong ko siya kung mag-stay siya para babalik-balik ta rin niya. Hindi daw nakapermanente lang sa oven. Tapos ayan, nilalagyan niya ng ano, nilalagyan niya ng balot yung mga paa para hindi masunog. Kasi tama nga naman niya yung unang nasusunog. Tsaka yung tenga, binalot niya ng ano, ng aluminum foil. Tapos yung buntot, nilalagyan niya rin. Pero pinunot niya talaga yan ng margarine guys, paikot. Inikot-ikot niya talaga yan. Ganyan daw sila magluto. Pero sa ano naman, yung French naman iba rin magluto, nakita ko. Kasi siya ay ang nationality niya ay ano siya ay from Tunisia, tapos dito na siya matagal na siya dito sa Spain. Siya yung matagal na cook na ni Amo. May ano siya, may sarili siyang restaurant. Kaya pag wala ang Amo namin, binubuksan niya yung kanyang restaurant dito sa Spain. Tapos, tapos ayun nga guys, at tinatanong ko siya dyan kung native ba yung baboy, sabi niya hindi niya daw alam. Kasi sabi ko nakita ko yung balahibo ay maitim, kaya sabi ko baka ako native, masarap ka kung lechonin ang native na baboy kasi. Tapos ayun, nagkabiruan lang kami dyan guys. Tapos yan ang ano kasi, may pa-dinner kasi si Amo ng 10 person. Kaya yan ang ano, yan ang hinanda ng kusinera para sa ano, sa 10 person kataong pa-dinner na Amo namin.
Tapos ang kakupol ko dyan guys ay ilan kami. Siya nga yung kusinera, tapos yung isang nagsiserve, tapos yung isa pa. Bali, apat kami ganyan sa ano. Dito yan guys sa ano, bahay bakasyonan ng amo ko sa Spain. Iba rin naman yung bahay niya dun sa ano, sa Paris. Ako nakadestino ko sa Paris. Mag-isa lang ako doon. Pero bira naman si amo sa Paris. Malimit siya sa ano, sa Switzerland. Sa Switzerland ay may katulong din siya doon. Kaya lang. Ayan, tinutulungan ko nga siya dyan na ano. Natanong ko, hindi pala tinanggal yung barang, ano ba yung bato. Nakando pa rin sa loob. Ayan, asin lang guys, nilagay niya sa loob. Diba, sarap lagyan yan kung lagyan ng ano ba, yung tanglad o ano man sa loob. Para ano, siya yan lang, asin at paminta lang nilagay niya. Hindi rin masyadong masarap at hindi rin siya masyadong malutong nung naluto. Kaya, ayun. Iba-iba nga yung ano ng pagluluto ng lechon. Kung sa atin, nasarap niyan kasi nga baby pa yung baboy. Malutong yan at malambot. Kaya nga medyo na ano siya eh. Medyo na overcook siya nung kwan guys. Kasi natagalan ang luto niya kasi ano, ilang oras niya rin nilagay sa oven. So, yun. Tapos sa ano, umalis na siya sa ano, tapos iniwanan niya, chine-check ko time to time. Pero hindi ko ginagalaw kasi ayaw niya ipagalaw. Kaya ayan, yan ang itsura niya. Nakangiti naman guys. Oh. Hindi ko lang alam kung mga 15 kilo siguro yan. Sabi niya 3 months old, pero hindi ako maniwala na 3 months old yan. Nilagay niya yan ng 1 p.m. Ay ngayon ay almost 4 p.m. na. Salamat ko to akni. Salamat ko na din mo. Salamat ko to akni mo. Ayan, luto na siya. Iba lang sila magluto. Nawala yung porno ng baboy, guys. Iba silang magluto dito. Ayan. Parang na-overcook. Tingin ko lang. Lato sa fit ala miso. Pero ang galing niyang gumawa, guys, ng mga appetizer. Siya lang ang gumawa niyan. Ang galing niya magaling. Galing niya magawa. Ayan. At hintay na lang namin yung mga bisita na dadating. Tapos kami na yung magsiserve niyan. Thank you guys. Thank you for watching. Please subscribe. Yan po ang aking ginagawa dito sa Spain. Kasama ng amo pag summer. Ayan. Thank you guys. Thank you. Our best cook in Spain.